Sa video na ito, ay tatalakay natin ang tungkol sa Grade 8 Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig. Aralin 3, ang katangiang pisikal ng daigdig, ang solar system at ang istruktura ng daigdig. Kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga bagong panibagong updates, mga aral tips, at sa mga sumusunod pang mga paksa at aralin sa Grade 8 Araling Panlipunan. Sisimulan na natin ang pag-aaral tungkol sa istruktura ng daigdig, Aralin 3. Ang paksang ito ay mahahati muna sa dalawa bilang bahagi ng pag-aaral sa katangiang pisikal ng daigdig. Una, ay magkakaroon tayo ng konting pagbabalik-tanaw tungkol sa solar system at ang istruktura ng daigdig. Magsisimula muna tayo tungkol sa solar system. Ang solar system ay napag-aralan na ninyo sa panahon ng inyong elementarya at maging sa grade 7. Kung kaya't inaasahan na meron na kayo mga kaalaman tungkol sa solar system. Ngunit narito ang mga mahalagang dapat nating tandaan tungkol sa pag-aaral sa solar system. Mga impormasyon na dapat nating tandaan. Una, isa ang daigdig sa walong planetang umiinog sa isang malaking bituin at yon ay ang araw. Bilang bahagi sa tinatawag na solar system. Mahalaga ang araw sapagkat ang lahat ng buhay sa daigdig, halaman, hayop at tao ay kumukuha ng enerhiya mula sa araw. Naaapektuhan ng araw halos lahat sa kalikasan at kapaligiran, kabilang na rin rito ang hangin, alon, ulan, klima at panahon. Mahalaga rin ang sinag ng araw sa mga halaman upang mabuhay at maganap ang tinatawag na photosynthesis. Samantala, ang mga halaman na ito ang nagbibigay ng oxygen na mahalaga sa lahat ng nilalang. Ang pagkakaroon ng buhay sa daigdig ay masasabing dulot ng tiyak na posisyon nito sa solar system. Patunay na ang pag-inog nito sa sariling axis at ang paglalakbay at pag-ikot sa araw bawat taon. Narito ang iilan sa mga katanungan na dapat ninyong tandaan pagkatapos nating matalakay ang tungkol sa solar system. Pagnilayan ang mga sumusunod na katanungan. Una, may epekto ba sa buhay natin ang araw? Maaari ba itong ipaliwanag? Pangalawa, may epekto ba sa atin ang posisyon ng ating daigdig mula sa araw? Ano marahil ang nangyari kung ang ating daigdig ay masyadong malapit sa araw? At ano naman ang nangyari kung ang daigdig naman natin ay masyadong malayo sa araw? Pagnilayan ang mga sumusunod na katanungan. Ngayon, pagkatapos nating matalakay ang tungkol sa solar system, ay tatalakayin naman natin ngayon ang tungkol sa istruktura ng daigdig. Simulan natin. Ang daigdig ay may tatlong bahagi. Ito ay ang crust, mantle, at core. Ang crust ay ang matigas at mabatong bahagi ng planeta. Umaabot ang kapal nito mula 30 hanggang 75 kilometro palalim mula sa mga kontinente. Subalit, sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang mula 5 hanggang 7 kilometro. Ang pangalawang bahagi ng ating daigdig ay ang mantle. Ito ay isang patong ng mga batong napakainit, kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig ay binubuo naman ng core. Ito ay binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. Bahagi pa rin sa pag-aaral ng istruktura ng daigdig ay ang pag-aaral tungkol sa mga plates. Ito ang nasa pinaka-outer layer ng daigdig. Ngayon, ano nga ba ang mga plates? Ang plates o malalaking masa ng solidong bato ay hindi nananatili sa posisyon. Sa halip, ang mga ito ay gumagalaw na tila mga balsang inaanod sa mantle.
Bahagi rin sa pag-aaral ng istruktura ng daigdig ay ang mga hemispheres o ang apat na hating globo. Ang mga apat na hating globo ay binubuo ng Northern Hemisphere at Southern Hemisphere na hinahati ng equator. At ang Eastern Hemisphere at Western Hemisphere na hinahati naman ng prime meridian. Narito ang ilan sa mga dapat ding tandaan tungkol sa istruktura ng daigdig. Una, tandaan na ang mga plates ay may paggalaw. Gumagalaw ito ng 5 sentimetro hanggang 2 pulgada bawat taon. Ang paggalaw at pag-uumpugan ng mga plates ay maaring makadulot ng paglindol, pagputok ng bulkan, at pagbuo ng mga kabundukan tulad ng Himalayas. Ito rin ang dahilan kung bakit may pagbabago sa mga kontinente mula milyon-milyong taon na nakakaraan. Bahagi din sa aralin na ito ay ang pag-aaral tungkol sa mga linyang hindi nakikita para matukoy ang mga lokasyon. Lokasyon na kung saan dapat ay absolute, astronomical at tiyak. Narito ang mga imahinasyong linya. May dalawa tayong uri. Una ay ang longitude lines. Ano nga ba ang longitude lines? Tinatawag na longitude ang distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian patungo sa kanluran ng prime meridian. Ito rin ang mga bilog o great circles na tumatahak mula sa North Pole patungong South Pole. Ang prime meridian na nasa Greenwich, England ay itinalaga bilang 0 degrees longitude. Ang 180 degrees longitude mula sa prime meridian, pakanluran man o pasilangan, ay kilala bilang ang International Dateline na matatagpuan sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Nagbabago ang pagtatakda ng pizza alinsunod sa pagtawid sa linyang ito, pasilangan man o pakanluran. Ang pangalawang uri ng linya o guhit sa globo ay tinatawag na mga latitude lines. Ngayon, ano nga ba ang mga latitude lines? Tinatawag na latitude ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang paralel patungo sa hilaga o timog ng equator. Tandaan rin na ang equator ang humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere o hemispero. Ito rin ay itinakda bilang ng 0 degree latitude. Tandaan din natin ang Tropic of Cancer, ang pinakadulong bahagi ng Northern Hemisphere na direktang sinisikatan ng araw. Makikita ito sa 23.5 degrees hilaga ng equator. Tandaan din natin ang Tropic of Capricorn na pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere na direkta ring sinisikatan ng araw. Matatagpuan ito sa 23.5 degrees timog ng equator. Mga gawain sa pagkatuto. Kumuha ng isang papel at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Kapag nasagot mo ang mga sumusunod na katanungan, ay masasabing lubusan mo nang naintindihan ang ating paksa. Una, nasaan ang planetang daigdig sa solar system? Ano ang iyong masasabi sa posisyon ng daigdig sa solar system? Pangalawa, paano nakakaapekto ang mga plates sa pagbabago ng hitsura ng ibabaw ng daigdig? Pangatlo, ipaliwanag ang mga mahalagang imahinasyong guhit na matatagpuan sa mapa o globo. Pang-apat, ipaliwanag ang mga sumusunod na kataga at kung paano ito nakakaimpluwensya sa buhay ng tao. So, bibigyan ninyo ng kahulugan ang mga sumusunod na salita at ipapaliwanag ninyo kung paano ba ito nakakaapekto sa ating buhay. Una, ang planetang daigdig. Pangalawa ay ang mantle. Titik C ay ang plate. Titik D ay ang pagligid sa araw. At titik E ang longitude at latitude lines. Maraming salamat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel for more aral videos. Magkita-kita tayo para sa Aralin 4. Maraming salamat!